Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito namay parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Diyos. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, "Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinaliwanag ni Moises ang mga utos ng Diyos at sumang-ayon naman ang mga tao. Gagawin namin ang lahat ng sinabi ng Diyos, ang sigaw nila. Upang patatagin ang kasunduang ito, gumawa si Moises sa isang altar sa paanan ng bundok. Naglagay siya ng 12 mga bato na sumasagisag sa 12 tribo ng Israel. Nag-alay si Moises ng mga toro at sinunog ang mga ito sa altar at kinuha ang mga dugo ng mga hayop. Ang kalahati ay winisik ni Moises sa altar sa paanan ng bundok ng Sinai. At ang kalahati ay winisik sa mga tao na nanangakong tutuparin nila ang mga utos na binasa sa kanila. Ito ang pagtitipan ng mga tao kay Yahweh. Ang tipan na ito ay tinatakan ng dugo ng mga hayop. Ito ang dugo ng pagtitipan. The blood of the covenant. Ang dugo ay kumakatawan sa buhay. Kaya sa pagwiwisik ng dugo, buhay nila ang kanilang itinataya. Ang pagtitipan ng mga tao sa Diyos doon sa bundok ng Sinai ay anino lang ng tunay na tipan ng Diyos sa atin. Kahit na ang mga utos ay nakasulat sa bato, hindi pa rin ito sinunod ng mga tao. Hindi sila naging tapat sa pagtitipan nila sa Diyos. Kaya sa bagong tipan, ito'y hindi na nakasulat sa bato kundi sa puso ng bawat isa. Ang pantatak sa tipan na ito ay hindi na dugo ng hayop, kundi dugo ng anak ng Diyos na naging tao, dugo ni Jesus. Pinaalaala sa atin ang kasunduang ito tuwing tayo ay nagsisimba. Pinatotohanan ni Jesus ang kanyang commitment sa atin
binubuhos niya ang kanyang mga dugo para sa atin. Binigay sa atin ang banal na espiritu upang ituro sa atin ang dapat nating gawin at upang bigyan tayo ng lakas na ito ay ating magawa. Kaya mas malaki ang pananagutan natin na isabuhay ang ating kasunduan sa Diyos. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.